sa trapo muna tayo. Ayan, model F2400 watts -L. Matic, primary niya is 220 and above na yan. Tapos, 42, anong pa nito, 3 tires? Katago kasi yun siya, nakabilipit. Ito, 90 pala ito. 90, 42, 0, 42, 90. Naka 2 tires yung supply niya. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito na, dumating na yung package natin na galing Pangasinan. Ito yung karton nyo. Ito yung pinost ko nung nakaraan sa page natin. Ayan, bali ito yung laman yan. Tusundra yung karton, pero yung laman is Mikkel. shout out sa mayari nito. Sir from Linaw ba yun? Ayan, check ko nga muna. Ayan, kamali ako. Ayan, Bulinaw. Bulinaw, Pangasinan. Tanggap ko na yung unit nyo, sir. Mikkel na CE12. Yun. Katulad sa mga previous vlog natin, pag mayroon tayong bagong unit, bago sa mukha natin, bago sa paningin natin, una, review muna. Pangalawa, repair. Minsan, nagpapangatlo pa ako for sound check. Content natin is, i-review muna natin itong Mikkel na CE12. Then, salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito, sir. Kahit ang layo ng Pangasinan, pinadalan mo pa yung unit mo papunta rito. Ngayon, bubuksan ko lang muna ito, guys, para diretso na, pasadahan natin. Pasensya na kayo, ha. Unahan ko na kayo. Disclaimer, hindi ako ganun kagaling mag-review. Kung ano lang nakikita ko, yun lang yung sasabihin ko. Baklas ko na yung takip. Yan. Ngayon, dako muna tayo sa may harap niya, siyempre. Yan, Mikkel. Ayan, CE series na datingan ng muka. Ayan, kaya nga, kasi nga, CE12 siya eh. Mikkel CE12 Class H Professional Power Amplifier. Ayan. Same lang sa mga ibang power amplifier, typical na power amplifier. Meron lang siyang dalawang pitan, left and then right channel. Siyempre, patoy, power amplifier eh. Tapos, active, protect signal and then clip sa may mga signal indicator niya. Switch niya dito. Kung talaga. Yung ibang C-series naman, dito nasa harap yung kwan eh. Yung switch eh. Ito, nasa gilid siya. Parang kamukha lang siya ng mga iMix at Trident. Tapos muna ako tayo sa may laman loob niya. Ngayon, sa trapo muna tayo. Ayan, model F2400 watts -L. Ayan, ito yung Matic primary. Yung Matic primary niya is 220 and above na yan. Tapos 42, anong pa nito, 3 tires. Katago kasi yun siya, nakabilipit. Ito, 90 pala ito. 90, 42, 0, 42, 90. Naka 2 tires yung supply niya. Nasa yung high rail niya is 90. Tapos yung low rail niya is 42. Yan. Tapos yung mga maliliit na yan is 4 accessories na lang yan. Input buffer, relay, and then fan. Yan. Gamitin natin. Yan. Bahala na kayo sumilip dyan. Nakatago eh. Tapos, dako tayo sa may capacitor. Capacitor niya, 2, 4, 6, 8. 8 piraso lang na anong value. 80 volts na 22,000 microfarad. Nakakas ah, taas din oh. Matangkad kasi oh, matangkad siya na capacitor. Tama lang sa 22,000. Doon sa C20 na kay Simer eh, duda ko eh. 22 pero bansot. Ito kwanto eh, matangkad oh. Yan, 8 piraso lang na 80 volts, 22,000 microfarad. Dako tayo sa may board niya. Yan, ito naman yung board. Ang output na ginamit ay Toshiba na C5200 and then A1943. Mga legit na kwan eh. Be. Ganda yung kwan yung transistor. Yung kuskus ko. Sakaling mabura eh. Hindi naman nabubura eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then ito, may abang ulit. 7, 8, 9, 10. 10. 10 piraso. Bali,
2, 4, 6, 8, 9 lang pala. Inulit ko kasi sabi ko may blanco isa eh. Dapat 10 ong hindi nagka-blanco. Parang duda ako ah. Yung mga alam ko sa Mikkel na original eh, walang blanco eh. Itong Batokit may blanco. So, ganun lang talaga siguro. Comment lang kayo dyan sa may comment section ko. Talagang ganun yung design ni Mikkel na may blanco-blanco din. Ayan. Siyam na Paris na C5200 and then A1943. Tapos yung ito, wala to, stepper niya na ito. Ayan, dito yung drive niya. Tapos siyempre sa may kabilang side is same lang yan sa may kabila. Kung ano yung kabila, eh yun lang yung kabila niya. 9 Pierce din na C5200 and then A1943. Ayan, blanco rin talaga siya. Tapos ito yung bumungad sa akin, oh, nakabaklas na. Ayan, hindi na pinapagana nila ni sir yung kabila. Yung kabila na lang yung pinagana. Ito siguro may problema. Ayan, yan yung abangan nyo sa mga susunod na vlog natin. Siyempre, i-coating ko lang muna yung likod niya para makita nyo na lahat, di ba? Pensya na kayo, ha? Ayan. Ayan, ito yung back panel niya. Ayan, back panel niya, typical na mukha ng ibang amplifier din, siyempre. Binding post, yung sa may speaker niya, speaker out, binding post, and then siyempre speak on. Tapos sa switch niya, bridge, parallel, and then stereo. Ito naman, ito sa grounding to eh. Grounding, since wala siyang one sensitivity, wala oh. Ito lang grounding to, sign ng grounding eh. Grounding, tapos bridge, parallel, and stereo lang. Tapos sa may input niya, male and then female na XLR input, ano ba yan, lalaki ito, babae ito, kasi babae ito eh. Yung link niya is lalaki. Ayan, tapos balik tayo rito sa may loob niya. Oh, yeah. Tapos meron lang siyang dalawang fan, yung dalawa lang, malamang paloob ito kasi yung dumi niya napunta sa loob, oh, halikabok. Tapos yung position ng fan is ganyan eh, paloob talaga siya, dalawang piraso lang. Kapag dalawa yung fan, kadalasan paloob, bira lang yung palabas. Yung palabas, kadalasan apat naman. Ayan. Tapos itong board nito, para na to sa may control and then sa may soft start niya. Yun lang. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Malay natin, maisipan yung bumili ng amplifier sa mga store. Kumadaanan nyo yung ganitong unit, di ba? Mikkel CE12, at least. Alam nyo yung, siyempre mukha, makikita mo sa labas, ganyan yung mukha. Pero hindi mo alam yung laman loob niya. At least ito ay makapagbigay idea ako sa inyo. Yung supply niyan, ganyan. 90 nga, 90, 42, 0, 42, and then 90. Naka 2 tires, tapos ganyan yung board, ganyan yung output na ginamit. And then, kung ilang piraso. Ayan, angas. Sa tingin nyo guys, legit ba ito? Comment ka kayo dyan sa may comment section kung legit itong Mikkel na CE12. Ayun. Bago tayo magtapos, siyempre, basta abangan nyo sa mga susunod na video natin yung pagre-repair natin dito. Kasi ito, kabilang channel nga, nakabaklas na. Abangan nyo na lang. Ayun, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on Daguna, 24/7. Number 41, Donolio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa hindi pa nakapag-follow, pag-follow. And then siyempre, pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share. And then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.